So, good evening mga kanukis. Once again, welcome back to my channel. This is your Albulario, Jojo Siamo TV. Kung baguhan ka pa lang mga kanukis, napadaan ka sa channel na to, lalong-lalo na mga silent viewers natin, parating nanonood sa atin, pero di pa nakapag-subscribe, mga baguhan dyan, napadaan. Inanyayahan ko kayo mga kanukis, kung sa palagay nyo, nakakatulong yung mga videos natin, nakaka-relate kayo, lalong-lalo na sa mga baguhan, malaking tulong dahil nangangapakapasa, pag-aalaga ng manok. So ano pa yung dahilan na hindi ka mag-subscribe mga kanukis? Malaking tulong sa iyo, malaking tulong din sa akin mga kanukis. Please subscribe, hit the notification bell icon, select all mga kanukis para ma-notify ka ni YouTube anytime na may i-upload tayo mga kanukis. So pasuyo lang mga kanukis, ito pala yung Facebook page natin mga kanukis, Jojo Siamo TV. Please like and follow mga kanukis. Yan nyo, doon ako nagla-live araw-araw mga kanukis. At saka question and answer. Sumasagot tayo ng mga katanungan dyan. Sumasagot tayo ng mga makabuluhang tanong galing sa ating mga kanukis na mga baguhan. So, yan mga kanukis. So, ngayon mga kanukis, tanong. Ito yung yung mga page ngayon. Medyo umangat na talaga yung fries. So yung tanong, Boss Joe, paano ba tayo nakakatipid sa patuka or sa pag-aalaga ng manok na ganun pa rin yung hindi nakukompromise yung performance, tubo ng manok, health, at saka yung lalong-lalo na sa breeder na hindi talaga healthy pa rin yung manok natin. So yun mga kanukis, yun yung tatalakayin natin, yun yung sasagutin natin after the intro mga kanukis. Actually mga kanukis, itong tips na ibibigay ko sa inyo mga kanukis, hindi talaga makakatipid ka nito dahil yung mga bad habits lang ng breeder yung tatanggalin natin. Marami tayong bad habits mga kanukis sa breeder, or yung maling input na hindi naman nagagamit, or yung maling paggasta ba, or excess na paggasta na hindi naman tugma yung pinanggagamitan. So yun mga kanukis, antayin nyo yan, after the intro titirahin ang inyong albularyo yan. Intro muna tayo. So ayan mga kanukis, welcome back. Tapos na tayong nag-intro. So ulitin lang natin yung tanong. Karamihan talaga nagtatanong dahil sa mahal na bilihin, mahal na feed, mahal na gamot. Lahat-lahat na nagmamahal lang ang mga kanukis. Yung mga materialis sa pag-aalaga ng manok. So ngayon yung katanungan nila, paano daw makakatipid at saka hindi na kukompromise or hindi na kukompromiso yung total performance ng manok. Yung pagtubo, yung health nila, at saka lalong-lalo na yung sa mga breeders natin, hindi humihina yung itlog at saka nagiging fertile pa rin. Kasi dalawa kasi mga kanukis yung pagtitipid. May nagtitipid talaga na mag-breakdown yung manok natin totally. At saka may tipid tips naman mga kanukis na hindi nako-compromise yung all over performance ng manok natin, lalong-lalo na yung breeder, yung mga sisyo natin hindi nako-compromise. So ngayon mga kanukis, dahil sa mahal ang bilihin, yun yung tanong karamihan, ano daw yung diskarte ko mga kanukis. So, for that mga kanukis, magbibigay lang ako ng tatlong puntos mga kanukis. 3 tips lang yung ibibigay ko sa inyo paano nagtitipid si Jojo Siamo TV sa ating mga alaga. Besides sa mahal na yung mga bilihin, so nakakasurvive pa rin tayo at kitang-kita naman natin, malalakas pa rin yung manok natin, healthy, at saka malakas mag-produce ng itlog at saka hindi sakitin. So tip number 1 mga kanukis, kuha kayo ng bullpen, umpisahan na natin to.
So, tip number one mga kanukis, para makatipid tayo, dapat prevention at saka biosecurity. Anong connection ng prevention mga kanukis saka biosecurity? Pag sinabi natin prevention mga kanukis, dapat may vaccination program tayo sa mga manok natin. Kasi di tayo nakakatipid mga kanukis pag wala tayong prevention. Like for example, yung mga vaccination mga kanukis, tatamaan tayo ng piste. So nagkakasakit yung manok natin, manggamot mga kanukis. So di tayo nakakatipid dyan. So dapat ipiprevent natin, may solido tayong yung tinatawag nating vaccination program para iwas sakit, iwas gamutan, iwas bili ng gamot. So, biosecurity naman, so isa din to sa prevention, dapat huwag tayong basta-basta kumukuha ng manok, kumukuha ng breeder, bumibili na sa ibang yard or sa ibang farm na hindi natin idadaan sa biosecurity or yung tinatawag nating quarantine. Kasi pag may sakit yan doon, mahahawa yung mga manok natin, avoid natin yan mga kanukis. So ito mga kanukis, number 2 natin is feeding program. So feeding program mga kanukis, karamihan sa mga breeder mga kanukis hindi alam to. So kumbaga pachamba sila. So kailangan kasi yung from the old up to up mga kanukis, may appropriate feeding program yan. So kinakailangan tugma yung pagkain natin. So like for example sa mga sisiyo, kailangan natin ng booster. Pag medyo lumaki na siya, nagiging 2 months na siya, kailangan natin siya na yung tinatawag nating grower. So, up to 3 to 4 months. 4 months up mga kanukis, dadaan yan sa maintenance. Maintenance page. So, medyo mura-mura yung maintenance. Kasi pag maintenance kasi, walang duration yan. Tuloy-tuloy yan pag maintenance. So, dito na naman, pre-con. So, dito pinapakain natin sila ng masasarap or yung mga graded high grade grains or yung pellets or ibig sabihin high protein. So medyo mataas yung presyo compare natin sa maintenance feeds. Kasi ang maintenance feeds ngayon mga kanukis nasa 30 plus lang. Eh yung mga grains na yun na nakabalot or yung mga high protein feeds mga kanukis intended for conditioning and preconditioning, yun yung medyo mahal, nasa 80 or 70. Sa ngayon siguro nasa 80. So may mas mahal pa. So bakit ko nasabing feeding program mga kanukis? Kasi kung minsan doon tayo nagkakamali. Sabi ko nga may appropriate talaga yan. Like for example, pag dumating na siya sa 5 months up hanggang hindi mo siya i-condition mga kanukis or ipiprecon, ibig sabihin maintenance period yan. Yung iba kasi, during that time, nagpapakain sila ng mga greens. Or mas mga bata pa, nagpapakain na ng mga high protein pellets. Whereas, maling-mali. Kasi yung mga high-grade or yung mga high-grade, high protein pellets or yung mga greens na pang-conditioning or pre-conditioning mga kanukis, hindi natin dapat pinapakain yan sa mga hindi pa natin kinukondisyon. Kasi libilado pa yan sila doon sa yung maintenance feeds. Ang maintenance feeds kasi napakamura. And then, dapat yun ang ipapakain natin. Yung iba kasi, ang pinapakain nila sa maintenance feeds hanggang sa conditioning, iisang feeds lang. So doon, in that way, napapamahal sila. And then, yung effect naman, hindi naman umi-epekto, nasisira pa yung tuhod ng manok kasi sobra yung protein ang binibigay natin. Kaya nga tinawag yung conditioning feeds kasi pang-conditioning lang yan siya. May duration yung tinatawag natin conditioning. Pag pre-conditioning, walang nagpe-precon ng 3 years, 4 years. 4 years ginagamit ang pre-con. Pag nagpe-precon tayo, 1 month or 2 months. So, ibig sabihin, duration siya. So, ibig sabihin, hindi prolong yung paggamit natin ng high protein. Sa number 2, yung 20, pag nagko-condition tayo, 21 days conditioning, hindi din prolong. Pag 21 days conditioning,
21 days conditioning lang natin gagamitin yung mamahalin na pitch. And then, pag katapos naman natin ginamit yung manok, balik na naman tayo sa maintenance. So, ang nangyayari, ang ibig kong sabihin, ang nangyayari, maintenance period pa lang yung manok natin, dapat winawala na natin yung maintenance pitch. Doon na tayo sa pang-conditioning, yung mga high protein pellets. Hindi naman kinakailangan. Yun mga kanukis, doon pa lang, di na tayo nagkakatipid. So, yun mga kanukis, correct nyo. Iko-correct nyo. Dapat, dadaan tayo sa maintenance feeds, yun, which is yun yung doon tayo nakakamura. And then, kung may ipiprecon tayo, 1 month preconditioning, doon na natin sila papakainin ng mga high grade or high protein at saka yung sa conditioning. After gamitin, balik na naman tayo sa preconditioning. Ganun yung cycle or program ng feeding program ko mga kanukis. At saka sa iba, yun din yung gamit. At karamihan kasi siya nakikita ko, ganun ang ginagamit nila kasi akala nila pag high protein, okay na. High protein kasi mga kanukis, pag i-research mo siya, lalong-lalo na hindi masyado moving yung manok nyo, nasa kulungan lang, lumalaki yung tuhod. Aside sa malaki yung gastos, nasisira pa yung mga manok natin. So yun mga kanukis, yun yung number 2 tipid tips natin, feeding program. Dapat may appropriate feeding program tayo. Yung tama lang, kung ano yung appropriate, doon natin, yun yung ipapagaya natin. Ang number 3 mga kanukis is hard culling. Ano ba yung hard culling? Ang ibig sabihin ng hard culling mga kanukis, yung ibibinta, kakatayin or kakainin or papatayin natin yung mga excess na manok na walang benepisyo or wala tayong nakukuhang yung tinatawag nating income. Like for example, kung may bulag ka dyan, may pandak, may payat, may putla, may sakitin, mahinang umitlog, kung iitlog man siya sa isang buwan, 3 piraso lang, at saka sobrang tanda na, bali yung pakpak, bali yung paa, paling yung buntot, malaki yung tuhod, ano pa, yung tinamaan ng sakit, sakitin, may halak na hindi na gumagaling. So, ibig sabihin, malaki ang ginagastos mo dyan pag hindi mo ikakaling. Yun yung hirap sa atin. Nire-retain natin sila sa yard natin. Kaya gumagastos. Kung may 50 piraso or 20 piraso ka dyan, oriental yan mga kanukis. Ibig sabihin mga siyamu asil, malaki ang kain yan. Nagkukonsumo din yan ng ilang kilo. Diba? At saka yung vitamina, at saka hindi ka rin nakakatipid kasi parati kang gumagamot ng gagamot. Mahal ngayon yung mga gamot. So, 15 piraso, isang tablita. So, yung mga may sakit na yan, na hindi na gumagaling, mayroon na siyang tinatawag nating antibiotic resistance, kal na natin. Paano natin ikal? Binta na lang natin sa timbangan. Kung hindi binta sa timbangan, konsumuhin natin. Kung di ka rin kumakain dahil naniniwala ka sa kasabihan na huwag kumatay ng sariling kuan, bigay mo. Bigay mo sa mga kapitbahay mo or di, patimbang mo. At least kung napatimbang mo na yan or ikukonsumo mo, makakahigop ka pa ng mas malamig na sabaw. Ang malamig na sabaw. So yun, ibig sabihin, hard culling. So ibig sabihin, selection. Yung walang gamit, walang profit, hindi natin mapagkitaan, at saka gastos lang. So, pangit naman na i-retain natin. Kaya, masakit sa bulsa. So, hard culling ang tawag dyan. Yung mga sakitin, yung nabanggit ko kanina. So, sana mga kanukis, nagustuhan nyo yung simpleng topic natin mga kanukis. Ito ha, simple to, pero malaking factor to mga kanukis para sa pagmamanok. Kasi remember always mga kanukis, ang 1,000 pag nawala ng piso yan, hindi na yan eksaktong 1,000.
ang 100, pag nawala ng 5 centimos yan, hindi na yan eksaktong ang value na is 100. Ganun mga kanukis, ganun din yun sa pagmamanok. Yung mga little or yung mga maliliit na bagay na dapat natin pag-aralan, nakakaligtaan natin dahil nasasapawan siya sa malalaking bagay na gusto natin, hindi din tayo magsasucces mga kanukis. So remember always, yun mga kanukis. So, pag nagmanok tayo, start tayo, step 1, step 2, step 3. Huwag tayong akyat kaagad. Kasi di natin alam yung dito sa baba paano gawin. Ang alam lang natin is sa conditioning. So ang dito hindi natin alam paano manggamot, paano magtipid, paano lahat ng tanong nandito. So pag wala ka dito, anong idadalhin mo sa conditioning? So yan mga kanukis, sana nagustuhan nyo. Thank you.